lahat po ay lumuhod bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw. Tapat kanino man. Salita niya'y may buhay, makapangyarihan. Sa sino mang tumaglay nito at ito'y tanggapin kilalaning tuwiran, ang salita niya'y mabubuhay man din sa kanilang katauhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Exodus. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at mga Israelita, natakot silang lumapit, kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga leader ng Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanilang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai, pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises kay Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ni Yahweh. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakipag-usap kay Yahweh. Iba't iba ang pamamaraan at kaparaanan ng Ama kung papaano siya ay humirang at nakahirang ng mga anak niya. Iba't ibang katauhan sa iisang pinagmulan, tanging Ama lamang Diyos na makapangyarihan. Tanging isa lamang ang pinagmulang lahi, Adan at Eva, na kanyang nilikha. Ginawa niyang mainam, binigay ang mainam, tinuro ang mainam, salita niyang banal. Subalit di lahat ay natutuman din, kumilala, tumanggap at nagsabuhay. Ang lahat niya ng kanyang salita ay makapangyarihan. Ang kanyang gawa ay tunay na kay buti. Ngunit ilan sa mga anak niya ang tutupad, susunod sa mga atas at utos niya bilang mga aral na nagpapatibay, nagpapatuto na siya'y buhay na buhay sa lupa. Mga minamahal, hindi sinabi ng Amang pwersahan, magbago ka anak ko. Ngunit kapag nadama mo siya, ikaw mismo sa sarili mo magsisikap na magbago. Hindi kanya pupukpukin parang pakong ibabaon, kundi ang salita niya'y nais niyang manahan sa isipan ninuman. Hindi kanya itutulak palayo sa kanya, kundi ilalapit kang palapit sa kanya at pananahanin ng inyong espiritu na espiritu niya ang inyong katauhan. Hindi niya sasabihin halika anak, kundi ang wika niya ay makinig ang may pandinig.
Sa aral niyang mainam sa salita niyang kay buti kapag napagnilayan, mas mainam at mas masarap sa anumang bagay na nilalasap. Sapagkat ang salita niyang banal ay nagbibigay buhay, nagpapasigla ng katawan, nagpapalakas ng katawan, nagpapalaganap sa mabuting pag-iisip ang kanyang liwanag. Kaya't kapag kayo nabuksan, wika niyang mainam, tao'y makakaunawa sa salita niyang makapang yarihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nagniningning si Moises. Kaningningang hindi kayang ipaliwanag ng tao. Kaningningan ng Diyos Ama. Liwanag na dulot na ibinigay niya na nagmula sa kanyang kapangyarihan na di kayang tukuyin, di kayang unawain, gaano ka man kadalubhasa sa Biblia, gaano ka man kagaling sa Biblia, gaano ka man napakagaling sa mga salita. Kung wala ka pang naunawaan at nakikitang hiwaga at tunay na nagawa mong hiwaga at himala, hindi mo ito pagtitiwalaan. Subalit, natupad na ganap sa mga inatasan, sa mga inutusan at tumalima naman ang hiwaga at himala na kanilang nasaksihan, kaya't sila'y nagtibay at napagtibay naman ng kanilang paniniwala. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Iba ang pananalig at pananampalatayang buhay kaysa sinasabi lamang ng bibig, sa puso'y patay naman. Iba ang pangungusap na tumpak at tama kaysa magandang salita na hindi naman nagagawa. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, sapat ang kanyang kaloob, tumpak ang kanyang aral, salita niya'y may kapangyarihan, tama't tumpak sa mga anak niyang nagmimithin sila'y makisa, sumunod sa layunin niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Buong Israelita na nasa Ehipto ay hinango ni Moises. Sa pamamagitan ng kadakilaan at kapangyarihang pinakita ng Ama na iba't ibang kahiwagaan at himala, naniwala sa una, bagamat ang paraon ay matigas ang loob at pinatigas ang loob upang ipakita muna ang mga gagawin at magaganap na kaukulang ibibigay ng Ama. Na sa pamamagitan ng gawa ng himala, nandoon ang pagbabago. Kaya naman, nang ang anak na ng paraon ang siyang mamatay, ano na kaya ang sa palagay niyo kanyang ginawa? Mga minamahal, lahat ng buhay ay nagkaroon ng buhay hindi dahil sa sarili niyang buhay, hindi sa sarili nilang buhay, kundi may buhay at buhay na nagbibigay buhay. Hindi lahat ng may katangian sa sariling katangian nila nagmula yaon, kundi lahat ng katangian may pinagmula ng katangian nilang taglay. At lahat ng buhay at katangian ay iisa lamang ang nagbigay. Kaya't ang kumikilala sa Ama at nakakilala sa Kanya bilang pinagmula ng katangian at buhay nila, pinasasalamatan nila kahit anuman ang katangiang yaon dahil sila'y buhay pa. Ngunit ang may kakayahan, anuman ang kakatangian nila, gagawin pa rin ang paraan at kaparaanan upang mabago ang katangiang iyan ng kanilang katauhan. Ngunit ang pag-uugali, hindi kayang baguhin ng salapi, hindi kayang baguhin ng anumang gagawin para ang panlabas mong kanyuan ay baguhin at mababago, mapagbago ng gagamitan mo ng salapi. Ang kaloob-looban, ang kaningningan ng Ama, ang liwanag niyang magpapabago. Sapagkat ang sinumang sa kanya'y tumutuot nakipagtotoo, ang isip at damdamin nila'y naiba't nababago at pinabago niya, kaya't di mawawaan, maunawaan ng mga kapwa-taong walang pangunawa sa kanila.
Mapapalad kayong may pangunawa at nakakaunawa sa inyong kapwa. Hindi sa kanilang pagkatao tumitidig at kayo'y nagmamasid, kundi kayo'y nagsusuri sa kanilang panibagong gawa't ibang gawa dahil sa hindi nila pagkatao ang tumutupad at gumaganap. Sapagkat kung ang pagkatao lamang at katauhan nilang susundin, tulad din ninyong mga taong may hadikain at mithiin sa sanlibutan, yaon ang kanilang gagawin, yaon ang kanilang nanasahing tukdin, araw at gabi man na makamtan. Yaon ang ampaw ang katotohanan, kaya't ang mga tumutupad sa hindi nila nakikita kung paano sila nakagaganap, hindi kayang unawain, hindi kayang tanggapin ang lahat. Subalit, ang nagbigay buhay at nagbibigay ng buhay, siyang nakababatid at nababatid niyang lahat kung anong kaukulang ginagampanan at tagagampanan ng mga anak niyang sa kanya'y tumanggap. Sa pag-aatas at pagtalima, siya man din ang kaakibat nila. Nekkaramanehanam. Buhay bang Diyos? Si Moises ay napakasarap ng buhay. Nasa magandang kalalagayan ng buhay. Ngunit sa pagtawag sa kanya ng Ama, hindi siya nakatutol, hindi siya nakatutol man lang. Nang tawagin siya na sumunod at tumalima sa kanya, tinalikdan niya ang masarap at magandang buhay. Sinuong niya ang laban at pakikipaglaban ang hamon ng pakikipagtotohanan. Ang Kristo bilang Espiritu at Diyos ng katotohanan, tinalikdan ang kaharian. Lahat ng taong tumutokso ay tao nga ito't kasama ang demonyo. Subalit lahat ng tinutokso, may tinanggap silang hindi nila nakikita at di makikita, tulad ng anak na ibinaba at ng Moises na isinugo sa mga Israelita. Subalit sino nga ang tatanggap at kikilalang ganap na yaon na nga ang nagbigay sa kanila ng karapatan upang tupdin nilang din nila kayang gawin, upang gawin ng hindi nila kayang gawin? Hindi nga kanang matatauhan ng tao kung wala ang pagmumulat ng katotohanan, at hindi nga ganang matatanggap ng sinuman ang ginagawa't kaibang gawa ng kapwa nila kung hindi nga nila mararamdaman kung sino at paano sila na kapwa-tao'y na iba. Mapapalad kayong nakapagnilay at napagtanto ninyo ang kapwa nyo. Hindi ganang sila at hindi ganang kanila ang pagtalim at pagsunod, ngunit di nila kayang isalarawan at maipaliwanag paano sila tumutugon, paano sila gumaganap, yamang tulad nyo silang tao na maraming gusto sa buhay, na maraming hinahanap sa buhay, na maraming gustong makamit, na maraming gustong gawin, na maraming gustong makita, na maraming gustong suungin at kuhanin. Subalit, ang Amang sa kanila'y tinatalim at sinusunod, siyang nakakaunawa at nakababatid ng lahat sa kanila. Kaya't ang damdamin nilang naibat na ibang kaisipan, yaon ang nagpapatibay kung paano nila tupdin at gawin ang kanilang di nila namamalayang ginagawa. Kaya nga, sa mga nakikinabang doon ang pansin nila, sa mga may pakinabang doon ang saya nila, at bawat nakinabang na kapwa nila, ligaya ng puso'y nagumapaw, kaya't di sila maramdaman ng kapwa nila na hindi masaya sa ginagawa nila. Kaya naman, itong si Moises, kung sino ang nakasunod at sumunod man din, yaon na nga ang tuwirang nadamay siya. Kaya nga, ang may pandinig ay nakarinig, mapapalad kayo, di nyo man nakikita ang sinusundan ninyo at tinatawagang Panginoon, subalit sa puso nyo'y damang-daman nyo at batid nyong kimikilos at nakakakilos sa buhay nyo, yamang di lamang pagpapalang nakikita nyo, kundi ang mga pagpapalang espiritual at pagpapalang pangkaluluwa
at di lamang ng katawan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam. Sabi nga ng isang pari doon sa isang istorya ng sa kasulatan ng simbahan, paano mo maisusuko ang sarili mo na ipagpapalit mo sa bagay na mahalaga sa iyo? At paano mo masusunod na talikdan mo ang gusto mo para sundin mo ang Diyos mo? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sadya nga pong mahirap. Mahirap unawain, mahirap tanggapin, mahirap sundin. Lalo na't nasa maganda kang kalagayan sa buhay. At pagkatapos, susungin mo yung hirap tulad ni Moises. Napakaganda ng kanyang kalagayan sa palasyo. Dahil siya'y napalaki ng reyna. At sa kalooban ng Ama, naganap ang siya'y maiba't mabago ang takbo ng buhay niya na hindi siya masama sa mga pinapatay ng panahon na yaon na mga bata. At doon niyo makikita ang pagkilos ng Ama. Kung gusto kanyang buhayin, may paraan at kaparaanan siya. Kung gusto niyang baguhin ang takbo ng iyong buhay, may pamamara at kaparaanan siya. Ngunit anuman ang kinamtan mo at nakamtan mo kapag ginusto niyang bawiin, wala kang magagawa anak niya. Kaya nga, natupad ang aral, naganap ang salita, na kung babaybay ang tao totoong mag-aaral at nakapag-aaral ng katotohanan, mula unang tipan at bagong tipan, kung tunay na espiritu ng katotohanan na mag-uulat, matututunan ng tao, mababatin ng tao. Ang Ama, paulit-ulit lang ang nagaganap sa mundo. Iba't ibang istorya, iba't ibang kaganapan, iba't ibang panig. Ngunit, ulit-ulit lamang, may nanganganak, may namamatay. May isinisilang pa lamang patay na't mayroon namang nagluluwat ang buhay. Mayroon namang kailuwat na ng buhay, halos hindi na makakain, buhay pa rin. Mayroon namang busog na busog, namatay din. Iba't iba ang nagaganap. Mayroon namang todo hirap ang buhay, masaya. Mayroon namang todo kayamanan, malungkot. Iba't iba nga ang iba't ibang pamumuhay sa lupa. Subalit iisang mata ang nakamasid sa lahat. Iisang mata ang nagbabadya sa lahat. At iisang Ama ang nagtataglay ng panunukat sa mga anak niya. Kaya nga, ang bawat pag-aatas, pinagtatawanan ng inaatasan. Ang bawat pagsunod, di maunawa ng lahat ang sinusunod. Dahil sa pagsunod ng mga sumunod, naranasan nilang libakin, pagtawanan, kutsain. Subalit naranasan din nila ang di nila nararanasan noong unang pagkatao nila na tunay ng saya ay mula sa puso, hindi sa labi lamang. Dahil ang galak, dito nabubuhay, doon buhay, kahit sila'y pagalang katawan, di nila maramdaman. Kahit suong dito, suling doon, suling diyan, parang turumpong umiikot, hindi sila nahihilo. Sapagkat sila'y matwid ang titig, matwid ang pagtanggap, masaya ang loob. Mga mahal, naway maramdaman niyo yaon, naway matutunan niyo yaon, at nawa makilala niyo ang katotohanang gawa ng Ama sa lupa. Kaya nga, katulad ng dinala mo anak, kahit siya na yan dinala, ganyan pa rin siya. Yan ang patotoo. Kahit saan ka dalhin, kung hindi pa ibibigay, wala kang kakamtan. Ngunit, kahit ngayon lang, kahit doon lang, sa hindi mo kilalang nila lang, hamak-hamakin lang, kutsa-kutsain lang, hindi mo namamalayan yung palang katugunan ng iyong mga kailangan. Hindi mo namamalayan yung palang magtutugon na iyong karamdaman upang kamtit at gumaling. Iba't iba nga, kaya kung saan ka nakatalaga, doon mo kakamtan. Kaya bakit nyo papagalin ang isip nyo at kalooban?
Sa araw-araw, pera, 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 pera. Pag ginusto ng ama, sang iglap may pera ka. Ngunit, kalinsabay niyon, hindi ibig sabihin babagsak na lang sa iyo. Kundi, ang lahat may paraan, ang lahat ay may pamamaraan, kaya't araw at gabi, ang nais ng ama, isip at damdamin, siya, kalooban, siya pa rin. Kaya't ang bawat araw, may kinikilos at kumikilos na ibang pamamaraan sa pamamaraan ng tao, kaya't ang tao'y sumasaya, lumiligaya, dahil, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil sa gusto ng ama. Yaong naiba at naiiba, tulad ng nagsasakripisyo at nakikipagkaisa sa di nila nakikita. Kaya kapag nagkausap ang tatlo, ito'y mahirap, ito'y mayaman, ito'y katamtaman. Nagkadaingan, nagdaingan, nagsalita ang mahirap. Kontento na ako, kahit ganito lang buhay ko. Sabi ng katamtaman, hindi pa ako kontento. Bakit ako makukontento habang binibigyan ako? Sulong lang ako ng sulong, binibigay na yan sa akin, tatanggihan ko pa. Lalo namang nagsalita ang mayaman. Ang sabi ng mayaman, lalo ko namang di tututulan yan. Parang daloy ng tubig ay akang dating ng dating sa akin. Ako ba ay kay tututol yan? Sino nga bang tututol sa kayamanan? At sinong tatanggi sa yaman? Wala kahit na sino man. So balit kung saan ka tinalag at anong tinalagang damdamin at isip ng ama sa'yo, mararamdaman mo ang tunay na galak, hindi dahil sa bagay, hindi dahil sa salapi, kaya't di maunawaan ang taong nagsasabing mahirap lang. Ngunit masaya, maligaya, sapagkat iniba-iba ng ama ang damdamin ng tao, iniba-iba ng damdamin at kaisipan, so balit ang pagkakaiba't nagkakaiba ng damdamin, ang iisa na siya. Masaya puso nila. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, walang makatatalimat, makasusunod na tapat at totoo. Kung sa damdamin at kaloob ay hirap na gawin ito. Kaya nga't maliban damdamin mag-upmapaw sa pagnanasang tupdin, doon tatalimat makasusunod, mahirap mang nitong gawin. Kaya nga't ang lahat ng pagtalimay sinunod, nang mga inatasan tumupad man din sa mang mahal ay nakinig. Doon nila napatotohanan at nakilalang tuwiran, iba ang gawa ng tao sa mundong ito at gawa ng ama sa mundong ito. Kaya naman ang mga nakakilala at nakita ang katwiran niya, nanahan sa katwiran niya at nagnasan ang katwiran niya, kaya't baluktot man para sa iba, matwid namang tinatanggap nila ang ligaya ng puso nila. Subalit, ang taong mapangatwiran at nagdadahilan, ang wika'y maliwanag, matatapos din ang lahat ng dahilan, matatapos din ang lahat ng katwiran, pati buhay ay matatapos din, ngunit ang ama, kailan may di mapamapangatwiran at di mapagdadahilanan ng taong ang wika niya'y mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Kaya't mapapalad kayo, napatuloy sa damdamin, dinadama nyo'y amang mahal, di lamang ang kasiyahang panglupat, di lamang ang pambagay, kundi ang siya mismo sa inyong kalooban, natutuwa't nagagalak, inaaliw kayo ng tuwiran. Kaya't payapang kaisipan araw-gabi man, saan man sumuling, saan man tumungo, ang saya'y di napapatid, ang sigla'y di napaparam, kahit ang katawa'y napapagal, kahit ang hirap ng buhay ay nakakamtan. Yaw na nga ang patutuo, espiritong banal, saya ang dulot kanino man, sigla ang kaloob sa mga nilalang, liwanag ang walang kamatayan, na pagmumulay amang mahal, kaya't ang sinumang sa kanya'y tumanggap, kakamti ng kaliwanagan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ay, salamat sa Ama. Purihin, purihin, purihin ang Diyos. Ang Diyos na di nakikita, na di makikita, ngunit
sa pagmimiting makapaglingkod, nagdudumali, magmamadali ka para sundin at makatupad. Kaya, kung susundin mo talaga sarili mo, tulad nila, makatalima lang, makasunod, tapos hindi natatapos, kung malilate po ako, eh masakit man sa kalooban, kailangan nilang umayaw at umalis. Basta malaga nakasunod dahil may gampani naman pong iba. At ngayon ko po napatotohanan ng oo nga pala, sadyang iniba-iba ang gampanin. Kaya maliwanag na tinura ng Espiritu, ang dinanas mo'y di nila daranasin. Sapagkat iba't ibang gampanin ang sa inyo'y inukol at ginampanan. Ngunit tibayin ang kalooban, sapagkat masasadyad ka rin naman. Opo, kung hindi ka nga pala uunawain at maunawaan, paano? Kaya ang makakaunawa lang sa'yo, yung saksi sa'yong ginagawa araw-araw, yung kasama ka, yung nakakasama ka, na kapag nakita nila yung ginagampanan mo, hindi na sila magsasabing nagsisinungaling siya. Hindi sila mag-iisip na totoo kaya sinasabi, sapagkat silang buhay na patotoo at makakakita sa'yo kung anong oras ka gigising at makakagising, kung anong oras ka titalima at susunod, kung anong ginagampanan mo. Kaya kung hindi nga pala maunawaan ka ng pamilya mo, yun ang simula ng laban-laban, away-away, sapagkat di nga lahat ng lalaki ay makasusunod sa babae at di lahat ng babae ay makasusunod sa lalaki. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, kapag kapwa ninyo naramdamat na padama ng Diyos ang damdamin niya sa inyong dalawa, mahirap man sa una, sa di nyo namamalayan, nagkakaisa na rin kayo. Kaya, mapapalad kayong mga alagad na nagkaisa ang asawa ninyo at kayo'y naunawaan nila, nagkakaunawaan, at nakakatalima. Kaya nga po, ang gawain ito ay handa kang samahan, may kasama't wala. Handa kang samahan ng Diyos, handa kang samahan ng gusto sa'yo, at handa ka kung mayroong kasama't wala. Pero kapag lingkod ka, hindi ka maaring umalis na ikaw mag-isa lang. Minsan tatakas ka, hindi ka pababayaang maglakad, hindi ka pababayaang lumakad, dahil ang Diyos mo'y laging nandiyan. Kaya sa iba't ibang gampanin at ibang nagagampanan mo, doon mo makikilala ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Bakit kinatatakutan po ng tao na maglingkod? O sige, katulad po ninyo, may huugutin akong isa sa inyo. Halimbawa, buong panahon, ikaw kapatid, nagtinda ka ng isda, nagbakulera ka, nang tumigil ka, yung hindi mo na kaya. Oh, makakaya mo pa bang magsaya ngayon? Hindi na, dahil hindi mo na mapupuntahan yun, mapupuntahan yan. Alam niyo po, masarap ang kung may kakayahan kayo, hanggat may kakayahan kayo at may lakas kayo, wag lang kayong magiging mayabang at malabis sa ginagawa niyo, gawin niyo na. Dahil kapag may sakit na kayo, bawal na ang ganito, bawal na ang ganyo, hindi na ninyo makakain. Kaya kainin na ninyo yung nalalasapan ng bibig nyo. Ngunit eto naman, isang pagninilay. May namatay, ang sakit niya'y diabetes. Sabi raw, bawal yun, bawal yan, bawal yun, bawal yan. Sinunod ko naman po eka lahat. Bakit namatay pa rin ako? Kaya ano pong sabi ng Panginoon? Kumain kayo, wag lang kayong lumamon. Tumikim kayo, wag lang kayong matakaw. Tama po ba?
Sapagkat kung araw-araw lamon patay, hindi ginhawat hindi kalusugan. Kasi ang katawan ninyo nung isinilang kayo, nung isilang ka sa mundong ito, walang laman ang tiyan mo, pati bituka mo, kundi yung mula sa tiyan ng ina mo. Hanggang sa lumalaki ka, takaw ka ng takaw, kain ka ng kain, lamon ka ng lamon, ayaw mong uminom. Kulang ka na sa pagkain, ng tubig. Sobra ka sa kain. Saan kaya pupunta yaon? Saan pupunta? Ngayon, sasabihin naman sa'yo, huwag kang kumain nun. Kasi bawal dyan, bawal doon. Paano kung nagkasabay na sakit mo? Yung diabetes, hindi nakamatay. Pero yung komplikasyon mo, may sakit ka na sa bato, may sakit ka pa sa atay. Lalo ka nang kahit hindi ka pa sabihing huwag kumain, talaga hindi ka na makakakain. Tama po ba? Hindi ka na talaga makakakain. Dahil kapag may sakit ka na sa atay, mahina na resistensya ng pagkain mo, mahina na yung mga sinisikmura ka na kung ano-ano pa, suka-suka ka na, makakakain ka pa ba yan? May sakit ka sa bato, hirap ka nang umihi, namamaga ka na, namamaga na lahat sa'yo, makakainom ka pa ba yan? Si Constancia walang karunungan, walang kaalaman sa larangan ng siyensya. Yung anak mo, doktora, tanong mo sa kanya. Ang mga sinasabi ni Apo Kunching, sabihin mo lahat yan sa kanya, isambit mo lahat sa kanya, huwag ka lang lalabis, huwag ka lang kukulangin sa sasabihin, sigurado sasagutin niya yan. Dahil sigurado yung alam niya at sikreto nila bilang doktor, sasabihin sa'yo, ina kanya. Subalit sa kapwa niya, hindi sasabihin yan. Ganon din ang ama. Hindi niya pinababatid basta kanino man kara-karapa sa mga anak niya lahat ng sikreto. Maliban ang kalaliman, mabatid ng mga anak niyang humahanap sa kanya't ng masumpungan siya. Kaya ang iba, nakabasa lang ng Biblia, nagmagaling na't nagmapuri pa. Pinagyabang na, alam ko na kayan. Alam niya nga lahat, ayaw namang sundin. Napag-aralan nga, ayaw namang talimahin. Mga mahal, hindi ang pag-aaral ng Biblia ang kaligtasan. Ang pagsasabuhay sa aral ng Ama ang kaligtasan. Nang pagtalima mo sa maling gawa at salita mo. Nang pagbabago ng ugali mo at sarili mo. Nang kaligtasan ng kaluluwa mo at buhay na walang hanggan. Sapagkat lahat ng magagaling, kayang subihin, kayang pag-aralan, paano makapananahan bang utak mong matalino at magaling kapag ginusto ng Ama ito'y bawiin? Kaya nga may mga nang magkasakit na wala ng ulirat, hindi na maalala ni isang kataga, wala nang mabatid. Kahit di ka komatos, mawawalan ka ng ulirat kapag ginusto ng Ama, wala ka nang maalala pati pangalan mo. At yun ang pawang katotohanan. Sapagkat alam ng Ama ang nauukol sa mga anak niya at batid niya ang dapat para sa kanila, kaya't hindi siya marapat pangunahan inuman maliban siya ay sumunod dapat sa kanyang kaukulan. Kaya naman, ang mga nakakakilala at kumikilala sa kanya't matwid na tinanggap siya, pinagtatawanan ng hindi makaunawa sa kanila. Dahil ang sanlibutan, dahil ang laman at katawan, ang siya lamang nilang alam na karunungan. Kaya naman, ipinagbibigay alam ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya ang tunay na kalaliman at kabituran ng kanilang damdamit kalooban ang siyang kanyang binubungkal at diyang bibig lamang. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam. 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 Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Mayroon din akong ituturo. Payag ka ba? Matatanggap mo. Hindi ka mahihiya. Kahit sara pang ito, sasabihin ko. Siya'y naglingkod. Siya'y lingkod na. Ngunit napupuyat pa sa ibang pinagpupuyatan. Ngayon,
Gusto man niyang maglingkod, di niya nakaya. Hindi rin siya nagpupuyat sa kanyang pinagpupuyatan. Eh pag di siya makakatulog, puyat din siya. Dahil naman sa sakit na. Hindi ko nasasabihin kung ano pinagpupuyatan niya. Baka sumobra pa naman nang hindi na nararapat. Pero ikaw batid mo yaon. At ako'y batid ko. Si Kunching di niya batid. Ganun lang ang buhay sa lupa. Kaya alin ang mas masarap? Ang bawian ka ng buhay na walang ulirat ka kundi ang mainam at damdamin mo'y kay sayang susuko ka ng ganap o masakit sa loob mong ikay pumanaw ngunit masakit man ikay babawin ang buhay sapagkat lahat ay may takda ang kamatayan. Mga mahal, paalalang mainam, sa aking binigkas at tinuran, kaganap ay nakaparam. Hindi kailanpaman. Kaganap ay paulit-ulit lamang, kaya't ang may pandinig ay nakaririnig, ang may mata ay nagliliwanag. Pagharian kayong lubos. Nektarameneyahanam, nektarameneyahanam, nektarameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Kaya nga, hindi ka ganang kayang unawain ang lahat, lalo't higit kung kaibang ginagawa mo sa magaling at marunong na lahat ng talata at kabanata sa banal na aklat ay baybay niyang lahat. Makikipagtagisan pa yat, makikipagpaliksahan pa, alam ko na eh kayan. Ngunit wiwikay naman ang totoong tumutupad. Alam mo ang lahat, pinag-aralan ng diwa mo, tinala sa isip mo, subalit di mo kayang gawin ang talikdan, ang di na dapat, at sundin ang iyong pinag-aralan. Ama, ang saksi, kita niya ang lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay bang Ama? Kaya, mula kay Mateo, ang natatagong kayamanan, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman ang pagkahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal at naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Talinghaga lamang yan, mga minamahal kong tuwiran, nang masumpungan ng tao na nakasumpong sa tunay na kalooban at kagustuhan ng Ama, binaliwala niya lahat sa mundong ito dahil walang kapantay ang nasumpungan niyang yaman at gintong pag-aari ng Ama. Sa pamamagitan ng salita niya, sumasaya siya, lumiligaya siya, malakas siya, masigla siya. Kaya anong kahambing na bagay at salapi ang kaloob ng Ama sa mga anak niya? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po bang Diyos? Biba. Salitang yes. Espanyol. Biba. Kapag natanggap niyo ang Diyos sa buhay niyo, Biba, Ama, masaya ang puso ko sa iyo. Kapag nakilala mo ang Espiritu niya, Biba, Ama, salamat sa Espiritu mo. Kapag tinanggap mo na siya, Biba, Ama, salamat sa anak mong si Kristo, nakakilala ako sa iyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya
Bawat araw, ako sa inyo ay... Aba, medyo natitigang na. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may sa likod ng speaker magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Ay, ayan sa'yo. Ang pananaw ng iba, kapag humawa ka ng rosaryo, di ka lalapitan ng masamang espiritu. Kahit sambalikat na ang dala mong rosaryo, kung ang masamang espiritu ay nasa iyo na mismo, aalis ba ito? Eh, yung ugali mo nga, galing sa masamang espiritu. Eh, paano nga aalis yan? Ayaw mo paalisin. Eh, de, panaligan mo't si Kristo itanggapin, ikaw mismo'y babaguhin. Buhay ba ang Ama? Sinakbet. 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 Ugali na may walang sakbet ng kabutihan at mabuting loob. Ikaw mismo, pag galit na galit ka, papaterin mo, ay, inaalihan eka ng demonyo, inaalihan ng demonyo, ay siya mismo'y demonyo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sa isip nagmumula ang masama. Para sumama rin ang loob mo. Alam mong masama na sa isip mo, tatanggapin ba ng loob mo? Di dapat itakwil mo't mawala sa iyo, damdamin mo'y babaguhin, mababago sa mabuting isip mo. Buhay bang Ama? Kinukulam, Eka, kinukulam. Kaya pala nasabing kinukulam, masama ang loob niya dun sa kapwa niyang iyon, pinagbintangang magkukulam.
Kahit hindi siya kinukulam, tinukso tuloy. Ginawa niya tuloy. Eh, sige ka. Sabi mo, eka, kinukulam kita, kulamin ang akita. Eh, walang alam. Alam niyo, hindi kayo. Halimbawa, sabi mo, oy, masamang espiritu, lumayo ka sa akin. Eh, ikaw naman, ayaw mong lumayo, pirit kang nanunukso. Ikaw mismo ang tukso, ikaw mismo ang demonyo. Ikaw mismo masamang espiritu. Bakit? Eh, nananahimik yung kapwa mo, wala namang ginagawa sa'yo, naiinis ka lang sa itsura niya. Kasamay ka ng mukha. Eh, di ba ikaw ang demonyo? Di ba ikaw masama loob? Di ba ikaw masama isip? Eh, nakatahimik lang yung kapwa mo, umandar yung pagkademonyo mo. Kasamay ka ng mukha. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, tunay at totoo. Kung alam ng tao ang salitang totoo at banal na espiritu, walang tititig sa kapwa niya para pulaan at mamintas siya, husgahan at laitin pa, kundi lahat sasabihin, kahit pangit, kaganda niya. Kahit maitim, maputi siya. Hindi niya inuuto, hindi niya niloloko. Ba't kailangan pa sabihin, uy, kaputi mo naman, uy, kaitim mo naman. Ngunit kung ikaw nga'y pulaera at bibig mo'y buka ng buka, wala ka nang hindi nakita, lahat pintas sa'yo bilang anak ka ng Ama. Mga mahal, ang tunay na pagkatao ay alabok, kaya marupok, mahina. Subalit ang bumuhay ay Espiritu Santo, kaya't kapag ang Espiritu ng Amang nanaigat na nguna, tao, mapatatatag niya ang karupukan mo, mapalalakas niya ang kainaan mo, ang pagtitimpi mo'y daratal sa'yo, yamang wala ka nito, dahil ang bumuhay sa'yo'y matimpiin, kaya't napagpapaumanhinan ka, maging kapwa mo. Kaya't matuto ka rin magpaumanhin, magtimpi, kung tunay kang kumikilala sa tinatawagan mo. Buhay bang Ama? Kaya't ang rosaryo, hindi rin inuusal ng Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng alam mo, mapasama po kami sa tulog ka na. Hey, eka, tinukso ako, nakatulog ako. Kung nasa isip mo, nasa puso mo'y pananalangin, inaagaw ka ng antok, aba, imulat mo ang mata mo at magigising ang diwa mo at magpapatuloy kang manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Eh, yun ang tukso sa'yo. Hindi mo na alam ang pagkilos. Kaya nang makatulog ka, ay, nasa na ba eka rosaryo ko? Walang yakay ka, kinuha mo. Namintang pa! Nagbintang pa. Kaya, ang rosaryo'y gawa ng tao. Ngunit ang salita'y hindi gawa ng tao. Sa binibigkas mo sa rosaryo, galing sa Espiritu Santo. Kaya huwag rosaryo ang sambahin mo. Ang Diyos na pinagmulan ng salitang dapat ay ninanamnam. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Sabi mo, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Eh, paano mo sinasamba? Sabi mo, Diyos ko, wala na naman akong pera. Sinasamba mo ba siya? Wala ka lang pera, nasambit mo na naman ang Diyos ko. Eh, anong bang malay ng Diyos mo sa'yo? Kung sambit ka ng sambit, Diyos ko ng Diyos ko, puso mo na may wala siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, eh baka wala nang tumanggap sa rosaryo dahil sa sinabi sa inyo. Tumanggap pa rin kayo kung totoo kayong mananampalatayang Katoliko. Ngunit hindi para palamutin ninyo, kundi para laging paalala, may Kristo kayo na dahil sa'yo, napako sa pagtubos ng kasalanan mo. Dahil sa'yo, nahatulan, dapat magbago ka naman. Dahil sa'yo, namatay ng katawang tao, ngunit hindi siya patay. Buhayin mo sa puso mo, espiritu niya'y manahan sa'yo. Dahil sa Maria, may Kristong sinilang sa mundo. Kaya huwag mo siyang ibaliwala tao. Kung walang Maria, walang Kristo. Kaya, kung totoo ka mananampalataya, anong silbi ng pananalig mo kung tawa ka ng tawa sa mga ginamit ng Ama para sa iyo?
Pati ikaw si Maria, sinasamba. Paano sinamba si Maria? Di ba ginagawa lamang alimbawa siya? Upang pamarisan mo, babae kang ina, magtimpi ka. Babae kang ina, magtiis ka. Babae kang ina, manalangin ka. Babae kang ina, mauna kang magpaliwanag at magbigay liwanag sa iyong anak. Hindi nauna ka pang nadidimlan. Wala ka lang pera, walang iya ka anak ka. Tinawagan mo anak mo, hindi ka agad sinagot. Ba't di mo ako sinagot? Eh inay, nanay, mami, mama, ano ba eka ang tinatawag mo? Eh wala na eka akong pera. Pera pala itatawag, di naman naisip yung anak, hirap na hirap. Mga mahal, tanda ninyo, ang bawat ginawa ng tao nagiging makabuluhan at may kabuluhan kapag bibigyang kabuluhan ng kapwa-tao. Ngunit anuman ang ginawa at binibigay sa inyo at pagkatapos tinapon nyo, nilagay nyo sa isang lugar, walang kwenta. Kaya kung wala man kayo niyan, nasa puso naman ninyo'y Ama't Kristo, nasa isip niyo'y salita niya, para na rin kayong santambakang rosaryo. Kaya lang, kung nag-aaral ka palang manalangin, baka'y kayo nababaligaw, eh hawakan mo yan. At kapag naalala mo, ay panglimang misteryo na pala ako, lulalhati na! Ay salamat, Eka! Natupad na sa buhay ko pagkatapos ng hapis! Tuwa! Luwal! Hati, Diyos ko, tapos na sakripisyo ko. Binigay mo rin ang luwalhati ko, nananalig na ako, wala pa man ito. Patutupad sa'yo kung tapat ang pananalig mo. Buhay bang Diyos! Kaya, anong kulay, Eka, ang napunta sa'yo? Ay, tagumpay, salamat, Eka. Magtatagumpay na ako. Magtatagumpay ka ba kung nag-iisa kang walang kasama? Hindi mo namang ginugusto yung taga pagbigay tagumpay sa'yo. Eh, sino ba Eka ang nagbibigay ng tagumpay sa akin? Hindi ba Eka yung aking katalino at karunungan? Hunghang, may utak ka bang matalino kung wala ang Diyos mo? Bakit di mo maalala? Lahat ng talinong nasa iyo, galing sa Kanya. Lahat ng pagpapala mo, ginawa niya. Kaya lang, ang cellphone hindi sa Kanya. Kaya gamitin mo ito sa mabuti, wag sa masama. Dahil tao na lang salita iyan, cellphone. Gadget. Kung minsan, dahil sa mga ginagamit na ito, dumadami masamang tao. Sa pamamagitan ng lihim na ugnayan, mayroon silang sinisiraan. Tao! Mulat ang Ama, gising ang Ama, saksi siya, espiritoy, buhay tuwina. Kaya, ang lahat ng bagay, nagagandahan, napapaganda at gumaganda kapag ginagamit sa mabuti. Subalit, kapag ginamit sa masama, kahit gaano kaganda, walang kwenta. Pagharian kayo, buhay bang Ama? Totoo bang Ama? Dakila bang Ama? Kaya, oh, kumuha na kayo. Alam mo na bang gamitin yan? Salamat naman. Anong oras ka ba manalangin, Eka? Eh de, kapag po Eka, ako'y wala nang ginagawa. Kahit may ginagawa ka, maaari kang umusal ng panalangin. Eh kahit po Eka, ako naglalaba, eh bakit naman, sabi ba ng Ama, huy, tumigil ka muna maglabat, ako'y panalanginan mo. Eh kapag Eka, may gusto kayo, kahit anong ginagawa niyo, wala kayong dahilan. Tatakbo pa kayong manalangin, Diyos ko! Gumaling na po sana ako. Pag naman magaling na kayo, wala na kayong Diyos nyo. Ang Diyos nyo na ay sarili nyo. Pagkahihingi kayo ng pera, Diyos ko! Ituro mo ang paraan sa pera. Pag may pera na, Diyos ko, wala ka sa akin, may pera na ako. Mga mahal! Oh. Oh, kayo, dito na kayo. Walang pinagkaiba sa butil ng rosaryo, maaaring magkabuhol-buhol sila at mahirap tanggalin yan. Kapag nagkabuhol-buhol sa isip niyo ang masasamang nakatala, napakahirap kalagan. Kinin mo anak, sa sakripisyo mo'y makatanggap. Unahin muna yung mga hindi lingkod. Ay
Hindi ko naman eka ginagamit yan. Ako naman eka ay may sariling dasal. Eh, kung di mo gagamitin, huwag mong kukunin. Ano? Ay, salamat. Konting kampa na lang. Abot na kayo, tigit-tigay sa... Sige, bigay mo sa kanila yung waka pa ng dalawa. Oh. Kung saan abutin na. Ay, Eka, yun ang kukunin ko para kay St. Joseph. Naalala mo si St. Joseph, ayaw mo namang maging huwaran. Ayun, Eka, kukunin ko yung kulay ni Mama Mary. Naalala mo si Mama Mary, ayaw mo namang maging huwaran. Ang ginampanan ni Jose bilang San Jose ay isang palatandaan na anak ng ama na isang huwaran bilang padre de pamilya. Ang isang Maria ay isang huwaran palatandaan ng isang mabuting ina, mabuting asawa. Kaya kung lahat ng pinakita ng ama na naging huwaran at mabuting huwaran, tutularan ang gawang mainam, sino nga kaya ang taong di makapagbabago at magbabago kahit gaano pa siya kasama? Meron bang taong masama? Wala. Ang masama isip ng tao. Subalit, walang taong masama. Ginagawa lang ng tao yung masama dahil sinusunod niya yung isip niya. Ngunit kung hindi niya susundin ang isip niya at susundin niya'y ang kalooban ng ama at ang isip niya ay nakatalay sa aral niya. Walang masama. Lahat ng tao'y mabuti. Buhay ba ang ama? Sapagkat ang tao hindi galing sa masama, galing sa banal, galing sa totoo, galing sa tapat, galing sa mabuting ama. Kaya walang masama. Ang isip ng tao ang masama. Ang tao sumusunod sa isip na masama. Kaya nakapagsasalita ng masama, nakagagawa ng masama. Kaya tao siyang masama. Subalit walang tao masama. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pag-arian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kayong kamtan. Kaya't kung may batid kayong kapwa, na batid niyong masama, huwag niyo siyang itakwil, huwag niyo siyang pahamak. Kundi ang sabihin nyo, Diyos ko magbago siya sapagkat ang isip niya ang dapat baguhin. Kaya't lahat ng tao, sa isip nagmumula, ang mabuting sinasabi, ang masamang sasabihin. Ginagamit ang bibig mo sa mabuti, gagamitin mo rin sa pagmumura. Kaya, ang taong nasa isip ay mabuti, ang bibig ay bumubuti. Ang taong mabuti ang bibig at isip, ang loob ay bumubuti. Kaya lahat ng tao ay walang masama. Mabago ang isip at diwa, lahat ng tao'y bubuti. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo,
ang salita'y nagbibigay kagalingan, kagalakan, kasiyahan, kalakasan, buhay, hindi patay. Kaya nagbibigay buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang salitang banal ay tinurang maliwanag di lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Kaya't kumbatin niyong ang amay salita at ang amay Diyos at ang salita na'y Diyos, alam niyo ang salita niya ay makapangyarihan. Kaya't sa salita niya, tatanggap kayo, kikilala kayo, susunod kayo. Kapag sinunod niyo yung salita niya, sinunod niyo siya. Pagharian kayo, patnubayan kayo sa paghayo niyo, kamtinanggalak sa puso niyo, liwanag ng isip ay manaan sa inyo, maging mabuti't unawain ang dahil may ama kayo. Kaya't ang pangunawa, sumainyong lahat. Pagpapalay laganap, kamtininyong lahat. Tayo na, muli tana. Buhay po bang Diyos? May gawain pa po, kaya kami ay... nagmadali eka pagkatapos.